Huwag na huwag kang magpapanik. Pag nakatanggap ka ng mga poisoned letter ng BIR, huwag na huwag kang magpapanik. Ilagay mo sa isip mo, poisoned letter lahat ng matatanggap mo sa BIR kapag yan ay hindi mandated ng batas. Poisoned letter, huwag kang magpanik. Yan yung ating i-discuss sa araw na to at ine-invite ko kayo, pati yung nanay at tatay nyo, na mapag-aralan natin ano ba itong mga poison letter. Ito yung pangalawang poison letter na i-discuss ko sa ating YouTube channel na Tax Specialista. LOL! Kare-receive lang ito noong October 10. Dapat bang bigyan ng pansin ito? Sabi dito, we are pleased to invite you. Ini-invite ka. Kasi ang salitang invite is pupunta ka ba o hindi? So, ang choice dun sa taong nakatanggap ng invitation. Kumbaga, may birthday. Okay? Oy, may birthday anako pare. Punta ka ba rito? Yung right to go or not to go nasa tao. Pag nakatanggap ka ng ganitong letter, we are pleased to invite you. Pupunta ka ba? May obligation ka bang pumunta? Tanungin mo yung sarili mo. Makabubuti ba kung pupunta ako? Kung makabubuti, ano yung kabutihan? Kung makasasama, ano yung kasamaan? Ganun lang kasimple, sir. Okay, from there, makapagde-decide ka if you will go or if you will not go. Okay? Second, sabi dito, napansin namin, o sabi niya, we have noted, napansin namin, yun ang ibig sabihin sa Tagalog eh, wala kang binayarang income tax sa first semester. Ito yung first semester, yo. Wala ka raw binayarang tax sa first semester. May binayaran ka man o wala, wala kang pakialam. Ganun lang kasimple. Wala kayong pakialam. Diba? Kung may binayaran ako o wala. Hindi ko kailangan mag-explain sa iyo kung may binayaran ako o wala. Because wala kang karapatang marinig yung explanation ko. At wala din akong obligation na explain kung bakit wala akong binayaran. Kahit nga may letter of authority yung taxpayer, hindi niya kailangan na mag-explain kung bakit wala siyang binayaran. It is the responsibility, it is the accountability. On, ginagamit ko na naman yung wagging finger ko. Pag gano'n, nagagalit na ako. Hindi naman natin pwedeng pigilan ng BIR na sabihin natin, oy, mamang BIR, aling BIR, wag naman kayo magpadala ng poison letter. Yun nga yung purpose ng poison letter. I-poison ke, lasunin ke. Diba? Pag nalasong ka, edi maglalagay ka. Yung pagtanggap nito, hindi kalokohan. Yung gagawin mong mga susunod na hakbangin na hindi angkop na maproteksyonan mo ang sarili mo at ang iyong mga pamilya, daming pamilya. So ngayon, sabi dito, okay kung no-note mo, masama ba sa akin yun kung nag-note ka? Mabuti ba sa akin yun kung nag-note ka? Eh no effect yun eh. O di wala kang gagawin. Ikaw, taxpayer na kausap ko, wala kang gagawin. Sabi pa rito, ito pananakot dito. Ang tawag dito is posturing. Sa mga hindi nakakaintindi, ang tawag dito posturing. Nananakot. Nagtatago sa likod ng batas yung mga tarantado at gagong BIR official. Tandaan nyo yan. Kasi may hina sila kaya kailangan nilang magtago sa likodan ng batas. So, ginagamit nila yung batas para takutin ka naman. Eh, kung sumusunod ka sa batas, ba't ka matatakot? At kung hindi mo alam sumunod sa batas, may mga taong pwedeng tumulong sa'yo. Okay? May mga taong pwedeng tumulong sa'yo. Kahit hindi ho ako. Pero dito, naiinis kasi ako. Pasensya na kayo, nagiinis ako sa mga ganitong letter. Posturing, nagmamayabang to eh. Sabi dito, we first to listen. Walang ganun sa batas, sir. We wanted to first. Eh kung marinig mo kami, ibig bang sabihin mo hindi mo ko bibigyan ng letter of authority?
Ibig bang sabihin, pag narinig mo yung explanation ko, hindi mo ako i-audit, hindi mo ako i-haras. Yung ba ibig sabihin nun? Pero ang totoo niyan, kulang sila sa ebidensya. Kaya ka pinapupunta. Lahat ng sasabihin mo, ay lagagamitin laban sa'yo. Ang tawag doon, self-incrimination. And you have the right against self-incrimination. Di mo ba naintindihan yon? Itong letter na to, wala tayong magagawa. Pwedeng gawin to ng BIR. Every day, every time, every minute. Pero nasa sa'yo yung solusyon. Ikaw, kinakausap kita. Hindi ako galit sa'yo. Galit ako sa mga taong, mga Pilipino, na ina-abandon nila yung kanilang right. Alam mo ba, yung right mo ay katulad sa isang asawang mabuting mong asawa at isang mabuting ina, mabuting ama, mabuting anak. Yun yung mga ina-abandon mo, sir. Ang kabutihan ay ina-abandon mo. Yun yung right. Okay? O, sinasabi lang nila, our mandate is to collect tax. O, nasa batas naman dun eh. Kailangan mo bang i-advertise? Diba? E anong gagawin ko dyan, Mr. Maestro? Napakasimple lang. Pinasasagot ka eh. Pinapupunta ka. Number one, gumawa ka ng letter. Number two, ano laman ng letter mo? Sabihin mo, natanggap mo to. Number three, sabihin mo doon sa letter mo na i-check ko yung information dito kung tama o mali. Pero hindi ako pupunta kasi wala akong obligation na pumunta sa'yo. Kung gusto mo, pumunta ka rito sa opisina ko at tingnan mo kung ano yung pwede nating pag-usapan. O, di sila gumastos. Sila pumunta sa opisina mo. So with that, mga taxpayer kong mahal, ang sinasabi ko lamang, mag-isip ka. Mag-aral ka ng CTA decisions. Basahin mo. Ando doon ang solusyon. With that, peace and happiness be with you for life. See you later.